Good morning po sa inyong lahat, sa mga kapatiran natin sa Isabela, sa Llanera, kung may nakikinig, sa Angeles, amen, at sa lahat ng dako, sa ating mga kaibigan na nasa Amerika, nasa Canada, amen, at nasa Australia. Good morning, good morning. Merry Christmas! Hallelujah! Pasko na! December na! Nakikita ninyo? It's beginning to look a lot like Christmas. Di ba? Pasko na! Handa ba kayo? Nag-expect ba kayo sa Pasko? May inaasahan ba kayo sa Pasko? Praise God! Sa mga malakas sumigaw, ang inyong inaasahan ay magkakaroon ng bonus! Amen! Praise God! Hindi ako naniniwala na wala ka tayong bonus na matatanggap. Amen! Amen! Never! Di ba, Pastora Mabel? Sinasabi nila na wala daw bonus ngayon. Meron akong bonus! Amen! Hallelujah! So, ngayong umagang ito po, ay isasantabi muna natin yung ating pinapag-aralan sa The Gain of Loss para magbigay po tayo ng mensahe na upang maihanda natin ang ating mga puso sa darating na Pasko. Amen. Alam niyo po ba na ang Pasko ay ang kwento ng pagdating at pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. It is a story of promise, of hope, and of a revolutionary love. Amen. At sa kapaskuhang ito, dahil sa mga kaganapang nangyayari sa ating paligid, nais ko po na bawat isa sa atin, including ako, ay maihanda natin ang ating puso sa pagdating ng ating Panginoon. Dumating na siya nung siya ay naipanganak. Aalalahanin po natin yan. At isang araw darating siyang muli. Handa ba kayo sa pagdating niyang muli? Okay, so sa umagang ito ay magbibigay tayo ng serye tungkol sa Advent. Ay, ibig sabihin ng Advent ay pagdating. Okay, so ihahanda natin ang ating mga puso sa Advent. Okay, so sa umagang ito hanggang sa mga susunod na linggo, mga brothers and sisters, tama ba itong ginagawa ko? Bakit ayaw mag-function? Yan. Ikaw na nga lang, Jel. Okay. So, mag-aaral po tayo ng, okay, ang topic po natin sa umagang ito is, we have hope because God is great. Amen? Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Pag-aaralan natin ang kadakilaan ng ating Panginoon at bakit ito ay kailangan natin upang sa mga panahon na ito ay magkaroon tayo ng pag-asa. Hindi ata nag-work ito ko. Jel, go, go. So, ang Advent series po natin, next slide please. Mula ngayon hanggang sa susunod na tatlong linggo, pag-aaralan natin yung four eternal truths about God. Okay? Ang tawag natin doon ay four G's. Okay? Ito yung mga katotohanan tungkol sa ating Diyos na nagbabago ng buhay. These are life-changing truths and find out how this can speak into our lives. Amen. Paano ito mangungusap sa ating buhay upang tayo ay ganap na mabago. Number one, God is great so we can have hope. Pangalawa, God is glorious so we can live in peace with God and others. Okay, tandaan ninyo. Number three, God is good so we can find satisfaction and joy in our lives. Amen? And pang-apat, God is gracious so we can experience love in the deepest ways. Nawala yung ways. Okay? So yun po yung ating pag-aaralan sa mga susunod na linggo. God is great so we can have hope. God is glorious so we can have peace. God is good so we can live a satisfying and joyful life. And God is gracious so we can experience love in the deepest ways and places. Okay? So, ang Pasko, bago po yan, ang Pasko po
sabi natin, the story of Christ's birth, amen, changed everything in this earth. It is a story of hope, of promise, and of revolutionary love. Ito po ay kaganapan, ang kanyang pagsilang ay kaganapan ng mga pangako ng Panginoon na kanyang sinalita sa mga propeta even before thousands of years bago ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Why? Because Jesus is with the Father in eternity before the world began. Ang Panginoong Jesus hindi lang dumating sa atin nung siya ay pinanganak. Nandyan na siya magpakailanman in the Spirit together with God. Amen? So, alam natin na ang pagdating niya dito sa lupa, ang pagdating na tinatawag natin ay dito sa lupa because Jesus existed in eternity. But why God decided to send Jesus on earth? Noong panahon po ng pagdating ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa, napakadilim po ang buhay at kaganapan ng bayan ng Israel kung na sila ang pinili ng Diyos na kanyang bayan. Okay? So Jesus came in the time of deepest darkness in the history of Israel and of the world. In fact, yun pong darkness na yon, katulad po natin ngayon. Nakikita pa ninyo sobra ang kadiliman, yung mga binanggit kanina ni Mick. Grabe ang lupit nitong year 2020. Amen. Sabi po na Prophet Isaiah sa Isaiah 8 verse 19 sa New American Standard Updated Version. Sabi ni Isaiah, "Then they will look to the earth and behold distress and darkness, the gloom of anguish, and they will be driven away into darkness." Amen? So, ang dilim, katulad po ng panahon natin ngayon. Tingnan natin ang year 2020. Year 2020, January, pumutok ang bulkang Mayon. Hindi pa uso ang pandemic na lockdown na yung ating mga kapatid sa Batangas at sa mga Calabarzon area. Hindi po ba pagkatapos noon, nagkaroon na ng COVID, nagsimula na ang mga lockdown. Dumating ang Masbate earthquake, ang dami namang na namatay at nasira. Pagkatapos dumating ang bagyo, pagkatapos dumating si nanalanta sa Bicol, sinalanta ang Bicol, hindi pa yan natapos, mga habagat, dumating si Rolly, dumating kung sino-sino mga bagyo at nagkaroon ng mga flash floods. Amen, na nilubog, hindi lamang ang Marikina, kung saan tayo nakatira, kundi ang Pateros, Bulacan, Montalban, amen, Isabela at Cagayan Valley. So na-imagine po ninyo yung devastation na nangyari, ang mga tao na nawalan, ang mga tao na wala lahat sa kanila, bahay, lutuan, lahat. May mga nawalan ng buhay. Ang mahirap sa probinsya na wala lahat ang mga tanim na inaasahan ng mga tao na aanihin at magiging kabuhayan nila. And yet before that, in April, sinalanta tayo ng katakot-takot na African flu, swine flu. Amen. Naubos ang lahat ng mga baboy. Paano tayo naapektuhan? Ang taas-taas ng mga presyo. So kung titignan mo ang dilim-dilim ng ating mundo. Amen. In the US, ano ang nakikita natin na darkness? Ang daming mga forest fires sa California, even in Australia. There are riots, racial wars, and the crazy election. Amen. Ay yung deep state, yung we are a miracle away from socialist and communist takeover all over the world. This is on top of the pandemic na nangyayari. Anong tawag mo dyan? Grabeng kadiliman. Amen. Ganyan ang sitwasyon ng Israel noong ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. At ganyan din ang ating sitwasyon. Tayo, maraming affected sa atin, pero marami tayong mga kababayan na mas higit na affected. And for us who have not been affected, minsan pa lang ay lang ang buhay natin.
Pero alam nyo ba na hindi tayo nilikha ng Panginoon na tayo lang. Meron tayong mga kababayan na dapat makiramay tayo. At dito sa sitwasyong ito, na katulad ng sitwasyon natin mga kapatid, ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. At ang kapanganakan ng Panginoong Jesus ay prinophesy ni Isaiah sa Isaiah 9 verses 1 to 7. Tingnan natin. Gusto ko na habang pinapakinggan natin ito, bilangin natin kung ilan ang ipinangako ng Panginoon sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. These promises is supposed to give us hope. Amen? Magbigay sa atin ng pag-asa. Alam niyo po ba na ang daming nagpapakamatay? Bata, matanda, amen? Mga tatay, alam ba ninyo na ang daming nadidepress? Nasisiraan ng ulo. Amen? Ang daming nagkakasakit. Amen? So, yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, tignan natin, and I pray that the Lord will breathe this hope, these promises in your heart. Na sa pamamagitan dito, ma-encourage tayo. Okay, basahin natin. Sabi niya, di ba, ang Isaiah 8 verse, last verse, 22, there is deep darkness and the darkness is advancing. But in Isaiah 9, tingnan natin, sabi ng Panginoon, but, basahin natin, but there will be no more gloom for her who was in anguish. In earlier times, he treated the land of Zebulun and the land of Naphtali with contempt. Bakit? Kasi po, yung Zebulun and Naphtali, this is the southern kingdom where Judah is. Amen? At sa Judah, that time, ang nagre-reign na hari ay si Ahab, a very wicked, wicked king. Amen? Alam niyo kung bakit nagkaroon ng darkness? Dahil sa kasamaan ng hari, at ang kasamahan, alam niyo po, pagka ang hari ay masama, magpo-flow yung anointing na yan, ng, yung spirit na yan ng kasamaan sa buong bansa. Amen? Because of that king, there was extreme darkness in the land. And if we look at our kings today, our rulers, our president, na ibinoto natin, ibig sabihin, hindi mo personal na ibinoto, pero ibinoto ng majority ng mga Pilipino, they are yung mga rulers natin na nagbibigay ng permission sa abortion, sa LGBT, sa same-sex marriage, they have opened a legal right for the enemy to devour us. Amen? Yan ang dahilan. Every time na ipinapasa yung same-sex bill, alam niyo ang nangyayari? Grabing bagyo ang dumadating sa ating bansa. Pansinin ninyo, may kasama pang baha. Malalangin tayo. Ipag-pray natin na sila. And yet, sa kadakilaan ng Panginoon, lagi siyang nagbibigay ng pag-asa. Amen? Sabi niya, in the treated the land of Zebulun and the land of Naphtali with contempt. Paghamak, hinamak ng Panginoon. Alam niyo ba na every time ang mga rulers ay nagmamalaki sa Panginoon, hinahamak sila ng Panginoong Diyos at pinagtatawanan sila. Amen? Sabi niya, and later on, he shall make it glorious. From gloom to glory. Amen? And then, sabi niya, by the way of the sea, on the other side of Jordan, Galilee and the Gentiles. Tayo ito, kasama tayo dito. Verse 2, the people who walk in darkness will see a great light. Kaya nung ipanganak ang Panginoong Jesus, ang dilim ng langit pero may bituin. Can you see the star and the dark and the light? Every time na meron tayong darkness, amen? Those who live in the dark land, the light will shine on them. You shall multiply the nations. There is multiplication. You shall increase their, nagbabasa ba kayo? Gladness. They will be glad in your presence as with the gladness of harvest. As men rejoice when they divide the spoil. For you shall break the yoke of their burden and the staff on their shoulder. Amen?
Babasagin ni Lord ang ating mga pamatok sa ating mga balikat. Amen? The rod of their oppressor, as of the battle of Midian, for every boot of the booted warrior in the battle tumult, and the cloak rolled in blood. Rolled in blood will be for burning fuel for the fire. Ang mga ginamit ng mga nanalantada ito, na mga bota at mga duguan na mga damit nila ay susunugin. Amen? Okay. For a child will be born to us. A son will be given to us, and the government will rest on his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. There will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness. From then on and forevermore, the zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Amen? Praise God, Lord! Tulungan mo kami na makita namin ang iyong pangako ng pag-asa sa mga panahong ito ng aming buhay. At napakaganda yung sinabi niya sa bandang huli. The seal of the Lord will accomplish this. Siya ang gagawa nito. Ang kanyang lakas, ang kanyang sigasig, ang kanyang apoy. Amen? Ang magdadala nito sa atin. Okay, so nakita natin ang mga pangako ng Panginoon. At ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. If the zeal of the Lord will do this, we will depend on God for the accomplishment of promises. So, ano ba ang pag-asa? God is great, so we can have hope. Ano ba yung pag-asa sa atin? Okay, what is hope? Alam niyo po, ang pag-asa, ang hope po ay hindi wish. Hindi yung, oh, I wish may magbibigay sa akin ng Rolex sa Christmas. Wow, wish ko lang. Sana sa Christmas, mabigyan ako ng 5 bonus. Wow, wish mo lang yan, di ba? Sana may magbigay sa akin ng gustong-gusto kong damit or whatever, makeup kit or bag, whatever. Wish mo lang yon, okay? Or guessing for the future. Hindi po yon ang hope ay, hindi. Wala yan. Hindi yan. Magbibigyan tayo ng gobyerno ng pantayo natin ng mga bahay. You are guessing. Wish mo. Gine-guess mo. Sana magkatotoo. Pero yung lahat ng bagay na yan, hindi po yun sure. Amen? Wala kang assurance. Pero, yung iba, ang ibig pang sabihin po ng hope is a positive anticipation. So, ibig sabihin niyan, pwede rin it is anticipation of God's promises. It is an anticipation of God's good promises to come to pass in our lives. Katulad natin na ang worldview natin, exposed tayo sa Word of God, lagi natin pagka nag-hope tayo, Lord, sinabi mo sa iyong salita, nilalapat ko yon sa akin. Okay? So, ano, mamaya pag-usapan natin, ano ang wish at ang hope, okay? Ang biblical hope po ay hindi wish, hindi siya guessing. Biblical hope is sure. Amen? It is lasting and it is living. Anong ibig kong sabihin ng sure? Ang sure po, you can trust fully. You can put your heart in it. At hindi ka madi-disappoint. Yun po ang hope. At ang hope at ang faith ay naglalakad ng sabay. Magkaano sila, magka-partner. Parang kumbaga may twin towers ka sa bagay na inaasahan mo sa pangako ng Panginoon, kailangan meron kang pananampalataya. Kasi sabi po sa Hebrews 11:1, sabi po niya, "Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen." Hope and peace walk hand in hand together. Amen? So, ganun po ang pag-asa. At ang
lamang sa buhay ng mga tao? Bakit kaya may mga tao na laging ang kanilang inaasahan ay nagkakaroon ng kaganapan? Amen? Dahil ang kanilang mindset, ay ang, kung ang mindset mo ay nasa mga pangako ng Diyos, at kung ang pananaw mo sa buhay ay nakabase sa mga pangako, sa pag-ibig at katapatan at kadakilaan ng Diyos, yun ang lalakaran mo. Amen. Napakahalaga ang paningin mo sa buhay. Kung ikaw ay taong hopeful, maaaring halos lahat ng inaasahan mo magkakaroon ng kaganapan. Yung mga taong hopeless, wala silang mararanasan. Amen? So napakahalaga. Alam niyo po, sa ancient Greek, meron pong dalawang stories o perspective na naglalaro sa isip nila. Itong mga Griego. Ito po ay comedies and tragedies. Sabi nila, life is either a tragedy or a comedy. Amen? Actually, kung magbabasa kayo dyan, napakaraming quote na nakakatawa tungkol sa tragedies and comedies. If you look at life at close, parang kung up close mo ang life, it is a tragedy. But if you are looking at life on the long term, it becomes a comedy. Sabi pa ng iba, sabi niya, tragedy is life to those who feel. And life is a comedy to those who think. Amen? Hindi po natin yan pag-aaralan, pero bakit ganito ang thinking nila? Sabi nila, because, sabi niya, comedy is fun, but not real. And tragedy is real, but not fun. Tama? Kung ang buhay mo ay comedy, you have a lot of fun. Diba? Pagka ang buhay mo, ang tingin mo naman sa buhay ay tragedy, you will just, it's not fun and you will just tough it out. Ano ibig sabihin nun? Kung ang tingin mo sa buhay ay tragedy, meaningless ang buhay mo at wala kang gagawin kundi i-endure. Ang hirap ng buhay. Diba ang daming taong nagsasabi ng ganyan, ang hirap ng buhay. Diba mabuti pa mamatay? Tragedy. Next. Okay. So, doon po sa Greek, merong dalawang, may mga iba-ibang grupo ng mga philosophers kasi mahilig sila sa knowledge, ang mga Greeks. So, the Stoic philosophers, sabi po ng mga Stoic philosophers, they sought to be moral in a meaningless world. Gusto nila, parang ito yung mga tao na nabubuhay sa law. Alam mo yon, ito dapat gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin. Walang kalatoy-latoy ang buhay. Walang joy. Kasi sumusunod ka lang sa law. Okay? And then, they believe life is a tragedy, so they just endure it. They just persist. Hinihintay na lang nila ng araw ng kanilang pagpatay. Ano itong mga klaseng taong to? Walang kapag-apag-asa. Amen? Yun namang mga Epicurean philosophers, ang tingin naman nila sa buhay ay comedy. Amen? So, tinitignan nila ang buhay na i-enjoy natin ang buhay. Sila actually yung nag-coin ng saying na drink and be merry for tomorrow you die. Two opposite poles, di ba? Ganun ma ang pananaw mo sa buhay. Kasi kung ikaw ang pananaw mo sa buhay ay comedy, you just ignore life. I-ignore mo lang ang buhay. Pero kung ang pananaw mo naman sa buhay ay tragedy, napaka-steep mo at mag-aano ka lang, yung i-endure mo lang lahat, tatanggapin mo lang lahat ng masasama at i-endure mo lang yan hanggang sa mamatay ka. Amen? Pero kung titignan natin ang Bible, iba ang totoong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Diba? The Bible teaches us that true life is different. It's not a comedy, it's not a tragedy, although one day we will die. Amen? We should enjoy life now. Amen? Sabi nga ni Ecclesiastes, diba? Sabi ni Solomon. It is still full of hope and of good news. Ang buhay po natin ay punong-puno pa rin ng pag-asa at good news. And yet, it is filled with stories of both tragedy and comedy, lost in hope. Amen?
ang buhay po natin iba. Hindi lang po siya comedy or tragedy. It is a combination of two. Hindi ba, kwento nyo ang buhay nyo. Di ba pagka kinento mo ang buhay mo, may mga kwento na matatawa ka, may mga kwento na malulungkot ka, hindi ba? Pero, yun ang buhay natin eh. Pero yung buhay natin ay nagkakaroon lamang ng meaning kung ito ay puspos ng pag-asa. Amen? Dahil kung wala kang kapag-apag-asa, bukas, maaaring sa susunod na araw, patay ka na. Amen? Okay, so, sabi po sa Isaiah 9:1-7, nakita natin kung ano yung pangako ng ating Panginoon sa atin. Kwento natin yung sabi natin, the story of Israel. Yung kanilang exile, yung dinala sila sa Israel, anong dinala sila sa Egypt, tapos pinalaya sila ng Panginoon, tapos dinala sila sa land of a promise, yung Canaan, di ba? Nung namatay si Moses, when Moses died, Joshua take over the leadership for the people of God to possess the land of Canaan. Amen? And before they entered Canaan, the Lord told them, drive out all the inhabitants. Palayasin nyo lahat yung mga nakatira doon, na mga giants, kung ano-ano mga klaseng tao. Why? Because they are full of evil. They are wicked people and they are idolatrous. Napakarami nilang Panginoon, Diyos-Diyosan, sabi ng Diyos, at ayoko na kayo ay ma-defile, ayoko na kayo ay mahawa. Sinunod ba ng Israel? Hindi nila sinunod. They did not drive out all the inhabitants. Kinip nila, ginawa nilang mga alipin, and eventually their spirit nahawa sila, and soon they find themselves worshiping also the gods that these people are worshiping. So nag-disobey sila kay God, naging idolatrous sila. And because of that, the Lord removed His protection upon them. Mga kapatid, every time we disobey God and we worship idols, inaalis na Panginoon ang kanyang protection sa atin. So open tayo sa atak ng kaaway. Amen? So they allowed other nations to defeat them and devour them. And then, sobra silang nahirapan. So in times nahirap na sila, they would cry out to God for forgiveness and help. Amen? So, nananalangin na sila, umingi sila sa Panginoon ng tulong. And the Lord, because of His love and because they are a chosen nation, nagpadala yan ng mga judges para mag-lead sa kanila, kasi in those times, walang judges, pinapakinggan ang panalangin nila, pinapatawad sila. But pag okay na naman yung kanilang sitwasyon, nanalo na naman sila sa kanilang kaaway, yay! Panalo na naman tayo! Then they go back to their disobedience and their idolatrous way of life. So, naging pattern yan from generation to generation na ito yung kinagisnan ng kanilang mga anak. Amen? So, sabi po dun, it came to a time dun sa Judges 21:25. Sabi ng Panginoon, in those days, nung mga panahon na yon, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Tingnan ninyo ngayon ang ating paligid. Ang mga tao, we are doing what is right in our own eyes. Tingnan ninyo ang mga LGBT. Magpapalit ako ng sex ko. Nagkamali si Lord sa paglikha ng sa akin. Papatanggal ko ito. Diba? They are relying on themselves. They are trusting on themselves. Kung ano ang mabuti sa akin, gagawin ko yon. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala akong pakialam sa Diyos. Jel. They were trusting in self, but they are always hoping for more. Ano ibig sabihin? Every time na hindi kaya na ng sarili nila yung gusto nilang gawin, nag-hope sila at titingin sila sa Panginoon. Amen? Bakit, kapatid? Ganito ang naging kalagayan nila. Number one, they did not see God. They did not believe that God is great. And they did not believe that God is in control.
Amen. Akala nila sila ang in control sa kanilang buhay. Kaya sa mga pagkakataon na hindi na nila kaya pamahalaan ang buhay nila, doon sila nag-hope na ang Panginoon ay i-rescue sila. Amen? So, pagka kayo ba, nananampalataya ba kayo, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay dakila? Amen? Alam niyo po, nagkaroon ako ng revelation ng kadakilaan ng Diyos. Ibang araw na nandun ako sa Rial, meron akong favorite spot doon eh, na kubo na wala na ngayon kasi inanay na pinagpe-prayan ko. Habang tinitingnan ko yung beauty ng nature at habang pinapasalamatan ko ang Panginoong Diyos sa mga ipinagkatiwala niya sa akin, nakita ko yung kadakilaan niya sa buhay ko. Amen? Dakilang Panginoon. He is great. Dakila siya. Sa lahat ng bagay, dakila siya. So pagka sinabi mong, God is great, anong ibig sabihin nun? Ito ang hindi na-recognize ng bayang Israel. And yet, nakita nila lahat ang mga himala ng Diyos, and yet, hindi ni sila nanampalataya at naniwala na siya ay dakila. Anong, what is great? Sabi sa Bible, ay sabi sa dictionary, great means preeminent. Matayog. Siya ang pinakamatanyag. Okay? It's above the norm or distinguished. Kakaiba, pinakamataas. It also implies superior quality, superior character or quality. Ang Panginoon ang pinakamahusay. Siya ang pinakamabuti. Amen? Siya ang pinakamataas. Siya ang pinakamapangyarihan. That is God's greatness. He is great. Wala kang, sabi niya sa, to say that God is great is to set the Lord apart from human beings. Wala siyang katulad na tao. Kakaiba siya. Okay? People we consider great. Halimbawa, sino ba yung mga sinasabi natin na mga tao na dakila? Incomparable sila sa Panginoong Jesus. Amen? Amen? And because of His greatness, He calls our attention to His worthiness to be worshipped and adored. Dahil, alam niyo kung bakit tayo nagpupuri? Bakit tayo sumasamba? Sapagkat kinikilala natin na ang Diyos ay dakila. Every time you worship God, every time you praise Him, every time you love Him and adore Him, you are saying, God, I recognize that you are great and there is none like you. So, ang tao na mapagsamba, a worshiper person is a person who recognizes the greatness of God. A person who obeys. Amen? Ngayon, kung nagdi-disobey ka sa Panginoon, minamaliit mo siya. Pinapalaki mo ang sarili mo. Kasi sinasabi mo, ako mas marunong ako sa iyo. Hindi kita kailangan. Every time we disobey, ganun ang sinasabi natin. Okay, next ano. God is great in love. Ang pagdating ng Panginoong Jesus, that is a bold, revolutionary love. Amen? He is great in power. Walang katulad niya sa kapangyarihan. Amen? Sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa, His creation demonstrates. He is great in mercy. He is great in justice and righteousness. He is great in grace. Pabiyaya ang Panginoon. Okay? God's greatness is expressed in His sovereignty. Ano ba ang ibig sabihin ng sovereign? God is sovereign. Kung ano ang gusto niyang gawin, kung ano ang layunin niya, kung ano ang purpose niya sa buhay mo, gagawin niya. Amen? Ito ang classic na example sa Bible. Sabi ng Panginoon, Jacob, I love, Esau, I hate. Di ba? Wala namang ginagawa yung magkapatid. Nandun pa lang sila sa loob ng sinapupunan ni Rebecca. Dinideklara ni Lord na mahal niya si Jacob, si Esau, hindi. Because of his foreknowledge, alam na niya kung anong gagawin ni Esau. Ibebenta niya ang kanyang birthright. Alam na ng Panginoon ang destiny ng bawat isa sa atin. Alam na niya kung sino sa atin ang pasaway at kung sino ang susunod sa kanyang kalooban. Amen? Okay.
So, what does it mean by God is sovereign? Okay. Sovereign means, God is sovereign essentially means that He has the power, wisdom, and authority to do anything He chooses within His creation. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Bakit inaalaw niya ang mga bagay-bagay na mangyari? Bakit inaalaw niya ang bagyo? Nalindol. Meron siyang layunin. God is a God of purpose. He is a God of design and He is a God of objectivity. Amen? Okay. So, dito sa mga verses na ito, makikita ninyo how sovereign God is. Kaya yung kinakanta natin, my God is still in control. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin nun? He is sovereign. Amen? Job 42 verse 2 says, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Wala kang layunin na hindi na may papa, walang bahala. May set aside. Isaiah 46:10, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Kung gusto kanyang pagpapalain kanya. Amen? At sa lahat na, alam nyo po, isa sa mga verses na sobrang powerful sa akin, kasi may mga times na ina-assess natin ang sarili natin, di ba? Hindi, pagkatinignan mo ang sarili mo, hindi ka karapat dapat sa kapatawaran at biyaya ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa Romans, it is the kindness of God that brings you to repentance. Amen? Nung na-realize mo, sino nagpa-realize sa'yo na ikaw pala ay nabubuhay sa kasalanan? Ang kabaitan ng Diyos. Why? Because He is sovereign over you, over your will. Amen? Next verse. Ito maganda. Sa Daniel 4:35, all the inhabitants of the earth are accounted as nothing. Kabilang ka ba doon? Kabilang ka ba doon? Inhabitants of the earth? Yes. But He does according to His will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth. And no one can ward off His hand or say to Him, what have you done? Amen? Gagawin niya ang gusto niyang gawin sa host of heaven, sa mga anghel, sa langit, sa lahat ng inhabitants sa lupa. At walang makakapagsabi sa kanya, alisin mo ang kamay mo, anong ginagawa mo? Bakit ka nagpadala ng baha? Siya ba nagpadala ng baha? The destroyer sent the flood. Amen? Kung ganyan ang sovereignty ng ating Panginoon. Bakit niya yun pwedeng gawin? Because He's great. Amen? Dakila siya. At ang pagdating ng Panginoong Jesus is one of His stories of greatness and sovereignty because He loves us. Amen? Dahil doon, in-exercise niya ang kanyang sovereignty. Sabi pa sa Ephesians 1 verse 11, tignan niyo ito. In Him also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. Amen? Kaya, ang panalangin na nakaayon sa kalooban ng Diyos, sure, sasagutin. Ang pag-asa na nakaayon sa plano at kalooban ng Diyos, sure, ibibigay. Lasting and living. Living because lumalaki. Living because nagmumultiply. Living because it increases, it has life. And it will be transferred, it will be from generation to generation to generation. Amen? Next. So, mga kapatid, tayo ay may pag-asa dahil ang Diyos ay dakila. Ang mahalaga doon, pinaniniwalaan mo ba yon? And do you allow it to speak into your life?
Daily, every time na nakaka-experience ka ng mga bagay na nadi-discourage ka, i-allow mo yung greatness, sovereignty ng Panginoon na mangusap sa puso mo sapagkat ikaw ay may pag-asa. Amen? Gusto kong basahin ninyo ito, Tim Chester in his book, Forges, How God is Better Than Idols. Ito yung kasalanan ng Israel at kasalanan din natin ngayon. Idol natin, ang pamilya natin, ang mga anak natin, ang apo natin, ang negosyo natin, ang trabaho natin, ang reliyon natin. Yan ang mga idols natin ngayon. Mga babae, idol nila, asawa nila. Eh yung asawa ko po, lasenggo, paano ko yun magiging idol? Idol mo yun. Bakit? Sapagkat ang buhay mo ay umaangat at bumababa dahil sa kanya. Kuha nyo? Ang buhay ng tao ay dapat umaangat at bumababa dahil kay Jesus. Hindi, kung siya ang idol mo, si Jesus, inaalaw mo siya na iangat at ibaba ang buhay mo. Ibaba sa, you decrease, he increase. Amen? Sabi mo, paano ko nagiging idol yung asawa ko, lasenggo? Eh kasi ang pansin mo, ang oras mo, ang buong buhay mo, sa kanya nakatuon. Wala ka ng ibang magawa. Okay. Sabi ni Tim Chester, what happens when you don't trust fully, truly trust God's sovereign control? You might try to take control yourself in harmful ways through manipulation or domination. You might wear yourself out with busyness or frustration. Next. You might make your security and wealth a bigger priority than God's kingdom. Or you might worry. You become preoccupied with the bills and money becomes your main obsession. Sa pera ka na humaling kaysa kay Jesus. All because we don't believe our Father knows what we need. Jesus goes straight to the heart of the problem, our little faith. Mabasa ninyo dun sa Luke 12, sabi niya, kung ako nga dinadamitan ko ang mga sparrows, ang mga lilies, ang gaganda, yung mga ibon, hindi ko sila binibigyan ng pagkain and yet nagsusurvive sila at alam ko kung ilan ang namamatay sa kanila at nawawala. Ikaw pa kaya? Nanilikha ko ayon sa aking wangis. Hindi mo ba alam na sa pamamagitan ng iyong pag-aalala, hindi ka makakadagdag ng isang minuto sa buhay mo? Kung itong maliit na bagay na ito, hindi mo magawa, the rest of things in your life, you cannot do it. So, anong sabi ni Jesus? Bigay mo yan sa akin. At bigyan mo ako ng control sa buhay mo. Hindi yung gusto mong kontrolin ang buhay mo, nagtitiwala ka sa sarili mo, pero umaasa ka na pagpapalain kita. Samantalang ang buhay mo naman, hindi ko hawak, hawak mo. Amen? Hawak mo buhay mo, di ikaw na lang. So yung mga tao nagtitiwala sa sarili, pagka nawala lahat ng yaman, na yun ang kanilang obsession, yung paggawa ng pera, pagkakaroon, pagkakamal ng kung ano-ano, glory, amen, at kung ano-ano, pagka nawala yan, tragedy sila. Pero mawala man ang mga bagay sa atin, nakikita pa rin natin yun as gain. Kaya nga yung series natin, The Gain of Loss, amen, Israel lost their God because they made their God, themselves, their God. The moment, kaya nga sabi ni Sir Kalinowski, Ito po yung sinusundan natin sa series na to, si Sister Kalinowski. Sabi niya, the issue is escapism. I have to choose between a fantasy in which I am sovereign and the real world in which God is sovereign. I must choose between my false sovereignty and God's real sovereignty. Sabi niya, and you know what? I suck at being God. Ano ibig niya sabihin? Sabi niya, I am a very bad God. Amen. I am a worthless God. Sabi niya, when you are sovereign over yourself, you are playing God to yourself. Ang Diyos ko ay ang sarili ko. Ako ang nasusunod. Amen. Sabi niya, I am not sovereign. I am not in actual control of anything.
Where's the hope in that? But God is in charge. He is great and He is in control. Therefore, I have hope. Amen. Ang mga tao na nakasurrender ang buhay sa Panginoon, na kumikilala na ang Diyos ay dakila at handang ibigay sa kanila yung gustong-gusto nila at kailangan nila sa panahon na kailangan nila, ang mga taong mabubuhay sa pag-asa. Ngayon kung ikaw, ang dakila ay ikaw, ang in control sa buhay mo ay ikaw, ang tiwala mo sa sarili mo ay ikaw, ang Diyos mo ay ikaw, wala kang kapag-asa. Ang buhay mo, tragedy and comedy for other people. Amen po. So, ano yung tinuturo sa atin? Marami tayo sa umagang ito, mga kapatid, lalo na Pasko, huwag nating tignan ang mga kaganapan dito sa ating paligid. Nawalan ako ng lahat ng bagay, ang natira lang sa akin, inidoro. Diba? Totoo naman yun, natira lang sa iyo, inidoro. Pero kung meron kang Diyos na dakila at Diyos na may control sa lahat ng bagay, alam mo ba na ang Diyos na yan na may control, pwede siyang mag-utos ng 1,000 tao na magbigay sa iyo ng tulong at bukas meron ka ng bagong bahay. Pero ikaw ang magkokontrol sa sarili mo. Niisipin mo nga, sino kaya ang uutangan ko? Hindi kaya ito ni Bombay, hindi kaya ito. Lahat ng pupunta, kahit na umutang ka pa sa 1,000 tao, kahit pumunta ka pa pa mayor, bibigyan ka lang niya ng 5,000 para ibili ng yero. Pero kung sa Diyos ka umasa, dahil siya ay dakila, at siya ay may control sa lahat ng bagay, magkakabahay ka ng bato. Amen? Praise God. So ngayong umagang ito, anong mga areas ng buhay natin that you are doubting God's greatness and sovereignty? Pinagdududahan ninyo ang kadakilaan ng Panginoon at ang kanyang control sa buhay mo. Amen? Ito ba ay sa iyong economy, sa iyong sahod, sa iyong payslip, o ito ba ay sa iyong kalusugan, sa COVID-19? Lagi ka bang nag-aalala na hindi ako lalampas kasi mahawa ako ng COVID? Amen? Itong job mo, career mo, business mo, pera mo, bank account mo, ay naku, grabe, usong-uso ngayon ang hacking. Yung aking itinabis sa banko, kailangan i-withdraw ko na lahat kasi grabe ngayon ang mga hackers. Magkano ba itinabi mo, sister? 1,000. Sa pamilya mo ba? Sa mga relasyon mo ba? Sa anak mo ba? Sa mga kaibigan mo? Hindi ka nagtitiwala na ang Panginoon ang, alam nyo, may mga bagay na gusto ng Panginoon gawin natin. Amen. Do what is humanly possible and leave the rest to God. Na hindi ka nag-aalala. Hindi ka nag-freak out. Amen. Next. So, do you want the control of all these things and hope for more at the same time? Ang alam nyo, pinapa-ano sa atin ng Panginoong Jesus is that instead tayo na mag-wish tayo, mag-guess tayo, manangan tayo, mag-stay tayo sa presensya ng Panginoon at manangan tayo sa kanyang mga pangako. Amen? So, mga brothers and sisters, dakila ba? Sabi niya, do you want control? Merong good news sa atin. Dumating ang Panginoong Jesus para bigyan tayo ng pag-asa. Amen? So, sa umagang ito, nais ko baunin natin ang mga lessons na ito sa ating pag-uwi, lalo na sa ating paghahanda. Alam niyo po yung mga Sundays, itong mga Sundays na ito before Christmas. Maraming mga tao ang hindi na sila nag-a-anticipate na magiging masaya sila sa Pasko. Amen? Kasi ang mga nasa isip nila, mga limitasyon, walang pera, walang ganito. Pero makakapag-enjoy pa ba tayo ng Christmas kahit walang tayong pera, wala tayong shopping? Alam niyo po ang napakagandang istorya ng Pasko upang alalahanin natin ang pag-asa at pangako na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Nakakalimutan natin, nagiging maliit siya dahil mas busy tayo sa pag-shopping. Buti na nga lang ngayon,
wala masyadong shopping. Yumayaman ang Lazada at saka ang Shopee, di ba? Hindi ka na lumalabas. Nai-stress tayo kasi nauubliga tayo na magbigay ng regalo. And then pagkatapos ng Pasko, empty-empty tayo. Bakit? Bakit ka empty-empty? Parang na-miss ko si Jesus nung Pasko. Naging busy ako sa pagluluto ng ham o na pag-rarap ng regalo. Yung mga ganon, di ba? Alam mo, may advantage nga ngayon tong COVID eh. Mas nasa bahay lang tayo, hindi tayo nag-a-attend ng party na nag-uubliga tayo magbigay ng exchange gift. Noong mga nakaraang Pasko, alam mo, marami tayong mga kapatiran sa kaka-swipe ng kanilang credit card. Pagdating ng January hanggang sa next na taon, nagbabayad sila ng mga utang sa credit card. Anong sense at anong meaning ng Pasko? Na-stress ka lang, nabaon ka sa utang, na-miss mo yung mensahe sa'yo ng Panginoon, hindi ka nakadevelop ng magandang relasyon sa mga mahal mo sa buhay. Amen? So ngayong Pasko, mga kapatid, nais ko na tingnan natin ano ang mga areas ng buhay natin na sa ating sarili tayo nagtitiwala. Amen? Alam niyo po, kung hindi niyo kayang magbigay ng regalo, huwag kayong magbigay. Kung meron kang regalo na ibibigay ngayon, ibigay mo sa mga nangangailangan. Kahapon, nagkukwentuhan kami doon sa planning ng leaders, magra-raffle ba tayo? Huwag na tayong mag-raffle, bigay na lang natin sa mga nangangailangan. Amen? Amen po. Amen. Eh, paano naman kami mag-e-enjoy, Pastora, pagkawa ng nag-raffle? Nasaan ang puso mo? Wish ka lang. Amen? Kung hindi ka nag-e-enjoy sa Christmas dahil wala kang natanggap na regalo, wala kang Kristo sa puso. Amen? Sapagkat ang Kristo, ang Pasko, ay ang pagkakaroon ng Kristo sa puso. In fact, ngayong Christmas, mawalan ka man kung yung mga nawala sa'yo ay ipinamigay mo at maraming mga taong nangailangan na nabigyan ka, punong-puno ng Espiritu ng Pasko ang puso mo. Amen? Okay, ngayong Christmas naman, Pastora, gusto ko namang tumulong. Wala naman akong maitulong. Meron. Meron kang maitutulong. May kapitbahay ka, nanawasak ang bahay. Pwede mong tulungan. Ano ba ang pwede mong itulong sa kanya? Maraming. Oras mo. Di ba? Lakas mo. Dalha mo ng merienda pagka ginagawa niya yung bahay niya. Amen? So, ano message natin sa umagang ito? Si Kristo ang ating pag-asa. At ang kanyang pagdating, Panginoon, ang mensahe ko po sa inyong lahat, tignan natin ang mga, the coming of Jesus reminds us of the hope we can have and live with. Amen? And the hope that has already been fulfilled by God Himself. May pag-asa tayo. Ang Diyos ang nagbigay. Ang sigasig ng Diyos ang nagbigay noon sa atin. So ngayong Pasko na to, mas mag-focus tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? At sa ating, alam nyo, i-confine nyo na lang yung Christmas ano nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Amen? Magmahalan kayo sa isa't isa. God is great, so we don't have to be in control, and that gives us great hope. Halimbawa, nako, Pastora, sad kami ngayon kasi sa Noche Buena, wala kaming kapera-pera. Baka hindi na kami nag-a-anticipate ka ng masama. Wala kang kapag-apag-asa. Sabi mo, mga anak, sa Pasko, marami tayong matatanggap kay Lord. Amen? Sapagkat siya ang in control. Amen? Siya ang may hawak sa lahat ng bagay. Ang ating gagawin ay manalangin at umasa sapagkat hindi tayo bibiguin ni Kristo. Ang tanong ko sa inyo, ano ba ang inaasahan nyo sa Pasko? Challenge natin. Sige. Ilabas mo nga, Jel, ang challenge natin. As you look forward towards the new year, take an inventory of the things that you still
you're still believing that you have to be in control in your life and the lives of others. Ano ba yung mga bagay na na isulat mo? Ang kinokontrol mo, asawa ko. Dapat hindi siya iinom kahit itang patak ng red wine sa Christmas. Ano ba yung mga kinokontrol mo? Yung anak ko, yung mga ganun ko. Yung aking income, okay? O yung aking sweldo. So yung aking sweldo, pagka binigyan ako ng bonus, hindi ko to ibibigay sa asawa ko para sa akin to. Ano yung mga bagay na hindi mo nale-let go si God na siya na lang ang mag-control sa buhay mo? Di ba? Halimbawa, ay, itong Paskong ito, kailangan puntahan ko kay si ganon kasi meron akong sama ng loob sa kanya. Di ba, ang Pasko ay pagpapatawad at pag-ibig? Di ba? O magpadala ka ng regalo sa kanya. Sabi ng Panginoon, magpadala ka ng regalo. Peace offering mo sa kanya. Ay, ayoko Lord, ayoko. O di, mawawalan ka ng saya ng Pasko. Di ba? Ang Pasko ay pag-asa na magkakaroon tayo ng reconciliation. Bakit? Kaya dumating ang ating Panginoong Jesus para ma-reconcile tayo kay God. Ano ibig sabihin nun? Magbati tayo. Ang Diyos at ang tao ay mapagbati. Amen? So, anyway, sa mga susunod na series natin, maaanohan natin yan. So, ano ang mga bagay na sa sarili ko pa rin ako nagtitiwala? Hindi sa Diyos. Ilagay ninyo yan, ha? And as the Holy Spirit, the Spirit of Jesus to replace your false sense of control with faith and hope in His great sovereignty, love, and care. For example, mga yung panahon na ito, kagalingan mo, na-diagnose ka ng doktor, ng ganito na sakit. Amen? So, nasaan ang pag-asa mo? Nasa Panginoong Diyos. Pero hindi ibig sabihin ka, hindi, pagagalingin ako ni Lord. Amen? Hindi mo i-ignore ang buhay mo, kundi isusurrender mo sa Kanya. Panginoon, Ikaw ang may hawak ng buhay ko. Gagawin ko kung ano ang kaya kong gawin. Kung hindi ko dapat ako kumain ng lechon ngayong Pasko para hindi tumaas ang blood pressure ko, gagawin ko. Kung hindi ako dapat kumain ng cake at ice cream dahil ang tagas-taas na ng blood sugar ko, hindi ko gagawin. Alam mo kung bakit kailangan nating ibigay yon lahat sa Panginoon? Kasi hindi natin kayang kontrolin yung ating appetite. Amen? Kaya lahat yon ibigay natin ang control sa Panginoon. Gawin mo yung kaya mong gawin, ibigay mo yung iba sa Panginoon. Kasi sovereign siya. And this season, expect a miracle from God. Alam niyo bang pagdating ni Jesus ay miracle, mag-expect tayo ng himala. Ilagay mo ang pag-asa mo at pananampalataya mo sa himala na gusto mong gawin ni Lord sa buhay mo. Kung yan ay kagalingan, panampalatayanan mo ng buong pag-asa. Kung yan naman ay financial breakthrough. Amen? Kailangan ko, Lord, ng financial breakthrough ngayon. Kailangan ko may pagawa ang bahay. Amen? Panampalatayanan mo ang Panginoon. Ngunit huwag kang totally. Kasi pagka nagre-rely ka sa sarili mo, alam mo ang gagawin mo? Mamimilit ka. Natulungan ka ng mga kamag-anak mo. Mangungutang ka kahit ang taas-taas ng interest. Kasi gusto mong ilagay lahat ang sa sarili mo eh. Pero kung magtitiwala ka sa Diyos, kapatid, hindi mo naman kailangan kaagad na gandahan yung bahay mo eh. Kung ano muna ang mga basic. As the Lord helps you, unti-untiin mo, di ba? Unahin mo muna yung bedroom, yung kusina. Huwag mo munang palagyan ng tiles at palagyan ng cabinet, modular cabinet. Kung ano lang yung mga basics muna, unti-untihin mo as the Lord provides. And mapapansin mo na habang ginagawa mo yung sinasabi ng Panginoon, nag-i-increase ang faith mo. Pagka nag-i-increase ang faith mo, mag-i-increase din ang hope mo. Amen? Mag-work ka doon sa, magkaroon ka ng magandang hope or vision, unti-untiin mo as the Holy Spirit leads you. But, ang importante dito, huwag kang mag-give up. Amen? So, ngayong Pasko,
Meron ba tayong tinitingnang pag-asa? Amen. Bakit tayo pwedeng umasa? Sapagkat ang Diyos ay dakila. Amen. Dahil siya ay dakila, hawak niya ang lahat ng bagay. Kaya ang pinakamagandang gagawin natin, magbabad tayo sa presensya at yan ay ang panalangin. Ngayong Pasko na ito, brothers and sisters, sabi nga namin ni Sister Monina kanina, manalangin tayo. Sabi nga niya, dumulog tayo sa Court of Heaven. Ano ba yung mga bagay na nagkakaroon ng legal right sa ating kaaway na i-deny yung mga gustong ibigay sa atin ng Panginoon? Amen? Alisin natin lahat yon ngayong Pasko para tayo ay magkaroon ng Paskong masaya, puno ng pag-asa. Hindi man puspos ng mga material na bagay, pero puspos naman ang ating espiritu. Amen? So, ano ang mensahe natin ngayon? Ang Diyos ay dakila, kaya pwede tayong magkaroon ng pag-asa. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay mga puno ng pag-asa. Amen? Hope. Sa Ilocano, Namnama. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Yung kina-counsel ni Pastor Jean na nawawalan ng pag-asa, tatay pa naman siya. Alam niyo po, gusto niya niyang magpakamatay. Pero tayong mga anak ng Diyos, kahit kailan, hindi